Welcome back to my channel. It's Wing again. Okay, so ngayong buwan na to ay Agosto. Okay po. So ang buwan ng Agosto po ay Ghost Month. Ibig sabihin, taghirap daw po ang buwan ng Agosto. Kung kayo may balak magpapakasal ay ipagpaliban niyo muna sa September na lang, no? Mga ganong usapin kasi nga ang buwan ng Agosto ay Ghost Month, taghirap po. Yan po sa mga pungsoy-punsoy na kung ating alamin ng buwan ng Agosto ay Ghost Month, taghirap po. Kaya pala ganun ang naranasan ko anong mga nakaraang taon. Ayan po. So ngayon guys, may i-share ako sa inyong isang halamang gamot na pwedeng mag-welcome sa atin na mga kasaganahan sa buhay, no? Ito'y hiwaga ng ating ano ba ito? Yung ating oregano. Ayan po. Napakasangsang ng amoy ng oregano, napaka bango ng amoy ng oregano po, okay? So, may gagawin tayong ritual para nga sa buwan na ito ay hindi tayo masyadong maghihirap. Kasi nga sa panahon nga natin ngayon, no, mas dumadagdag pa. Notice yung buwan pa ng Agosto ay Ghost Month, ay nako. So, gagawa tayo ng ritual para ma-throw away yung ating mga kamalasan sa ating buhay. Ayan, no, sa ating bahay. Okay? Bago yan, i-share ko muna sa inyo yung aking halamang oregano na nakakalbo na sa gupit ko. Okay? So, tara na. Ayan po, bukod kasi sa mga panggamot ito sa ubo, sipon at sa mga allergy, pwede din natin itong gawing pangpa-usok sa ating bahay. No, yung mga dahon nito, mabisang gamot. Mabisang pangpa-alis ng negative vibes sa ating bahay po. Hindi lang ito gamot para sa sipon, sa ubo, sa asma, sa allergy. Maraming benepisyo po ang hatid ng oregano na to. Okay po? Ito po ay, ngang tinatawag sa amin ay mahiwagang oregano, no? Ritual ng dahon ng oregano ay napaka-effective po. Okay? So yun po ang aking oregano guys, napuno guys. Ayan, pinuputol ko, kinukuha ko yung mga dahon-dahon niya at pinapatuyo ko guys para sa aking gagawing pampausok po guys. Na kasi mainam po ang dahon ng oregano, ang sangsang nito ay makakatulong na ma-energize ang ating loob ng tahanan, okay? So yun po guys, kuha kayo ng aparkitan ng apoy. Ayan po, kaldero na sira na. Ayan, kung may butas, ayan, dyan kayo magpaparikit guys ng mga pampausok po. Okay, huwag kayong basa-basa pausok na kung ano, baka ay mapaano pa. So yun po ang aking parikitan ng uling po guys. So 10 pesos lang na uling guys sa magparikit kayo, and then dyan ibubuhos po yung mga sangkap natin na oregano at saka yung dahon ng laurel at asin po. Ayan po. So ayan po, kuha tayo ng mga durug-durug na dahon ng laurel, mga isang kutsara lamang, at saka kuha din tayo ng isang asin, no, isang kung pins lang, ayan po, kunting asin lamang, ayan. Ayan po guys ang aking mga pinatuyong dahon, ayan, yung iba natutuyo na, yung iba hindi. So ayan po guys ang aking mga pinatuyong dahon. Ayan po, yan ang papausok na natin. Okay? So ayan po guys yung aking oregano. Ginugupit ko yung aking oregano, yung mga dahon niya para pampatuyo po. Okay? So guys, nakapagpatuyo na tayo ng ating oregano. Ayan. So ito po akong napatuyo, yung pinakita ko kanina. Ito po. Ayan. So ngayon po, dadagdagan lang po natin ito ng ating mga durog ng dahon ng laurel. Ilagay natin dito mga kahit kunti lang, mga ganun. And then ilagay natin dito sa aking sa ating pinagpatuyo na ano, dahon ng oregano. Kasi guys, ang dahon ng oregano guys, pag natuyo na siya guys, ay sobrang sangsang po niya guys. Sobrang mas mabango pa siya kaysa sa presko yung oregano. Mas masangsang po yung amoy niya. Itong sangsang nito ay makapagpagdala ng mga kaswertihan sa ating tahanan, no, sa ating buhay, itong sangsang ng oregano. Kaya nga may mga binibintang mga oregano powder o oregano dry, 'di ba? May mga ganun, ginagamit 'yun sa pagluluto. So ito,
ginagamit ko rin, pero mas maganda siyang ipangpausok natin, okay? So ito yung ating oregano. Ngayon po guys, dadagdagan natin ito ng dahon ng laurel na mga durog at siyempre asin. Ayan, huwag kalimutan yung asin, no? Kasi magagawa tayo ng ritual, no? Kasi yung asin makakatulong pag throw away ng mga negative vibes sa ating tahanan. So ayan, ihalo-halo mo lang dito yung mga ano, ihalo-halo mo lang yung dito mga sangkap. Ayan, humarap ka po sa may silangan po ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8 po. Ngayon, magwi-wish ka dito kung ano man yung mga nais maganap sa iyong buhay, no? Halimbawa, kung may sakit kayo, magwi-wish kayo na walang gamit na sana na umaling kayo sa sakit ng iyong iniinda, na magkaroon na ng katuparan ang iyong hinihiling. Magwiwis ka dito na walang gamit na sata, na sana tagus sa puso po ang iyong panalangin po, okay, sa harap ng silangan po, no? Huwag po kayong manalangin doon sa taglubog or sa kanluran, dahil taglubog na po yan, no? Imbis na swerte ay malas po ang matatawag ninyo. So ayan po, na magwis po kayo na dito na walang gamit na sana. Pagkalooban mo ka ako, mga ganun, huwag kami magamit ng sana, ha? Okay, so ito'y sasabihin nyo na kung ano-anong gustong i-wish mo na walang gamit na sana, basta po tagus sa puso ang panalangin nyo, and then sa mga 100% na paniniwala dito, kasi ang oregano po at ang dahon ng laurel ay makakatulong mag-throw away ng mga negative sa ating bahay, okay? Yung mga halimbawa, yung mga anak mo, ay nako, palasagot, yung mga suwail, ayan, magpauso kayo nito. Yung mga anak mo, lahat kayo ng membro sa inyong bahay ay magpauso kayo nito. Yung usok nito ay pangpahid nyo sa inyong katawan, no? Yung lahat ng membro ng inyong pamilya, nang sa ganun magkaroon din sila ng kasaganahan at swerte sa kanilang buhay po. Ayan po ang ritual ng pinatuyong oregano at ang dahon ng laurel at ang asin po. Ayan, mag-aalis yan ng negatibo sa ating bahay. Okay? So, yun po guys, habang nagwi-wish kayo, magparikit muna kayo ng uling. Ayan, doon sa kaldero nga sinasabi ko na medyo yung hindi na kailangan yung kaldero, yung luma na po guys, magparikit muna kayo ng 10 pesos na uling. And then, pag medyo habang nagbabagas siya, yun po, yung mga sangkap nito, magwi-wish ka po sa may silangan. Yun, kailangan na ihanda mo na itong mga sangkap na ito. Magwi-wish ka dito kung ano ang gusto mong mangyari mo sa buhay mo. Ayan po, halimbawa, yung mga anak mo, suwail, ayan po, ipagkaloob mo sa akin, ang aking mga anak ay maging masunurin sa akin, mga ganun po, no? Kahit anong i-wish nyo dito guys, itodo-todo nyo dahil ito na may libre, no? Wala naman tong bayad, so lahat ng panalangin dito ay i-wish nyo na lahat ng mga panalangin mo, basta wag po kayong gagamit na sana po, okay? O yung tipong nagbabaga na yung uling and then tapos na din kayong manalangin dito at ito'y nag-wish na kayo na kung ano-ano dito, basta wag lang gamit ko na sana, ayan po. Gawin lang ito ng Martes ng umaga at saka Biyernes, so mamili na lang kayo. Umaga lamang ang paghanap para makaakit tayo ng kasaganahan at kaswertihan sa ating buhay. So ito na po, ihuhulog nyo doon sa mga sa parikitan ng uling ko na kaldero. Dahan-dahan ang paglagay doon habang umuusok, ayan, buong pamilya nyo, ipapahid nyo yung aso nyo doon sa inyong mga anak or kahit ano, basta membro ng inyong pamilya. No, yung usok niyan ay dadaminin nyo. Kung pwede, ipahid nyo sa inyong mga katawan, sa inyong mga paa, ayan po, na magwiwis na magkaroon ng kasaganahan sa buhay, okay? So, guys, ito po ay mga gabay lamang. Sa huli, tayo pa rin ang gagawa ng ating kapalaran, pero mas maganda na may mga paniniwalaan tayo ng mga ganito dahil para matupad ng madaling matupad ang ating mga ninanais, okay? Salamat sa panonood and please subscribe. Bye-bye!